Napahagulhol ang matalik na kaibigan ni Chris Aquino na si Boy Abunda matapos niyang malaman ang naging kalagayan ngayon sa sakit ni Chris Aquino. Sinabi nito na mayroong susubukang medical procedure sa February 19 at ito ay kahapon ng Lunes. Ngunit hinihintay mismo ng marami kay Chris Aquino ang naging resulta ng procedure na isinagawa sa kanya. Matatanda ang personal na ipinaalam sa publiko ng TV host actress na si Chris Aquino na malala na ang kalagayan ng kanyang sakit at anumang oras ay maaaring huminto ang tibok ng kanyang puso. Ito ang malungkot na inanonsyo ni Chris sa Fast Talk with Boy Abunda noong Miyerkules, February 14, 2024 na sakto namang kaarawan ng Queen of All Media nang makapanayam siya via Zoom ng host at matalik na kaibigang si Boy Abunda. Ayon kay Chris, marami siyang tagahanga at mga kaibigang patuloy na nagdarasal para sa kanya. Kaya nais nitong siya mismo ang magsabi sa kasalukuyan niyang kondisyon. Ngayon ako hihingi talaga. I'm sorry na parang ang kapal ng mukha ko dahil ang tagal niyo na akong pinagdarasal. But I really need it now because on Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance but to save my heart. Because kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Samantala, kinulam nga ba si Chris Aquino? Narito ang buong usapan ng veteranong showbiz columnist na si Christopher Min, Romel Chica at Wendell Alvarez sa kanilang programang Showbiz Now na! Nang malaman natin ang tunay na kalagayan ngayon ni Chris Aquino sa Amerika. At sinabi niya na nasa 5th degree na ang kanyang autoimmune, ang kanya pong dinaramdam. Si Chris Aquino daw po ay ipinakukulam. Seryoso po ang una nating paksa dahil lahat naman po tayo ay naapektuhan nang malaman natin ang tunay na kalagayan ngayon ni Chris Aquino sa Amerika. Ikaw aminin mo. Oo, naakala natin ay paganda ang kanyang kalagayan. Sa matagal niyang paglayo sa Pilipinas, yun pala, nakakalungkot, palala ng palala. Ikaw, Wendell, ano naramdaman mo nung malaman mo mula mismo kay Chris Aquino kung ano ang estado ng kanyang health ngayon? Parang ano ako, yung tawag ba doon, yung parang nasa saktan din ako sa sinabi niyang ganun. Kasi di ba ang buong akala namin, parang sabi niyang gumaganda na yung kanyang immune na... Doon. Oo, noon, di ba? Tapos sabi niya nga, okay na nga yung siya, kaya nga, gusto niya nga pauwi niya yung mga anak niya, total okay naman ako dito. Tapos bigla na lang, boom! Nagsalita na siya na ganun. Parang nagpapahiwat. At diba? Yan po ay talagang tumawid po sa damdamin ng bawat Pilipino. Nagmamahal o hindi gusto si Chris Aquino, nagkaisa po tayo sa iisang objective. Ang kanyang paggaling, di ba? Yes. Ang siya ay gumaling. Sabi nga niya, napakakapal na po ng mukha ko. Lagi na lang ako humingi sa inyo ng dasal. Pero this time, yung kumbaga sinabi niya na, mas kailangan ko ngayon ng maigting na panalangin dahil sa kalagayan ko. Doon ka kakabahan. Mas kailangan. Kung doble na tayo magdasal, gawin pa natin triple, basta marugdog. Kasi siya na rin po ang nagsabi sa atin na ang mga natitira pang panahon ng kanyang buhay mula po dito sa pagsasalita niya ay hiram na lamang. At sinabi niya na nasa 5th degree na ang kanyang autoimmune, ang kanya pong dinaramdam. At talaga namang pong lahat tayo, kalahati ng puso natin ay nagpunta sa kanyang pakiusap. Yes. Pero alam niyo po, mga kachika, hindi po lahat talaga ay makukuha ni Chris Aquino ang damdamin. Meron din po syempre na mga kumakalaban, kahit hindi naman matinding matindi ang pagsasalita, pero alam mo yung merong hindi naniniwala. Merong naniniwala at merong nasa gitna. Di ba? Sa madaling salita, hati ang paniniwala nila sa paglabas ni Chris Aquino ng mga statement niya. Katulad yung mga tagapanood natin na mga nagtatrabaho po sa ospital, parang ang dating sa kanila ano ba naman yan? Parang pang ICU na yung kwento. Parang gano'n. Mga doktor mismo po ay nagkukwentuhan at sinabing parang hindi naman gano'n. Pero yung mga nagmamahal po kay Chris Aquino, tunay na tunay po na naramdaman kung ano yung bigat na kasalukuyan
kanyang dinaramdam, di ba? Dito po ay nabuksan sa Amerika, talagang kalat na kalat po talaga ang kwento doon at maging dito sa Pilipinas na si Chris Aquino daw po ay ipinakukulam. Oh. Ipinakukulam. Hati din po ang ating paniniwala sa salitang kulam. Marami po sa atin ang naniniwala. Meron din naman po na hindi. Mm-hmm. Di ba? Pero ako kasi, ang binibigyan ko ng bigat sa ganito, anumang bagay basta nakasulat sa banal na kasulatan, sa Biblia, totoo. Di ba? Kahit naman sa Bible, meron yung mga sorcery, yung mga nagpapagapang ng apoy, yes, ng sakit. Di ba? Yung ganon. So, meron po mga nagsasabi na total din lang sa tagal na ni Chris Aquino ng pamamalagi sa Amerika, na puro mga sikat na sirohano ang nagbabantay sa kanyang kalusugan, bakit hindi siya humingi ng tulong sa alternative medicine at sa albularyo? Kasi nga, ang sabi, baka siya ay kinukulam. Ano ang pagtanggap mo sa kulam? Nako, ako, may experience din ako dyan, kaya ako naniniwala ako dyan. Mahirap ikwento to sa iba kasi pagtatawanan ka. Ako meron ding alam na kwento. Kapag ikinukwento ko, ang sabi sa akin, huwag mo na sasabihin sa iba yan, ha? Ito na ang huli sa akin na lang. Diba? Kaya ikaw mismo, kahit na gusto mo, basta ikaw sa sarili mo, na-experience mo yon, hayaan mo na ma-experience ang iba para bago sila maniwala. Yun lang yun, eh. Ikaw? Ako naniniwala ako sa kulam talaga. Okay, so tayong tatlo talaga, dahil po sa karanasan, kami po ay naniniwala. Meron kang kwento, meron ako, meron ka din. Unahin mo yung kwento mo. Naku, eto na nga. Actually, yung kapatid ko mismo ang naka-experience niyan. Na akala ko talagang mamamaalam na siya. Talagang yung sakit niya na pabalik-balik, na pinadoktor na, wala naman natutagpuan. Laging ganun. Isang araw, sinumpong na to death na 50-50 na sa ospital. Texas na. Nagpirma na ako ng waiver. Nag-waiver ka na. Nag-waiver ako. Sabi ko, wala na mo gagawin. Ilabas na lang natin yan. Sabi ko, kaysa mamatay. Kasi pag namatay sa hospital, mas mahal, di ba, Nay? Total, sabi ng doktor, wala na. Sinukuan na. Oo. Sabi ng doktor, may ano lang yan. Ilang oras na lang yan. Ilang minuto. Mawawala niya kapag. Siyempre, bukoto ka. Bigang sabi, eto na. Isipin na lang natin. Total, sumusugal na rin lang tayo. Isugal natin ng bonggang-bongga. Ilabas na natin yan. Alam, Nay, nagpas siya kami ng ilabas. Nung pagtanggal ng mga sero, tumayo ang kapatid ko. At ganun daw po ang mga senyales ng kinukulam. Kapag nagpapagamot ka, kinukontra kasi. Lalo. Dahil tumayo, Nay. Yung isipin, nagpirma na ako ng waiver lata. Tumayo. Sabi sa ako, may luwi na tayo. Hindi ko makakalimutan. Uwi na tayo. Pag-uwi na. So, karanasan. Karanasan. At ikaw mismo, di ba? Oo, kaya ramdam ko, nakita ko yung pagbabago ng boses, yung pag tinatawas, may mga nakikita ko kung iba-iba. Mga nilalagay na mga kawayan na nilalagay, yung kain na iniipit dito. Dinikit lang nila, na parang pasok-pasok. Sumisigaw. Ikaw, ano yun? Palagay ko, wala ka namang... Hindi, yung father ko kasi nagkasakit noon. Di siyempre, sa doktor. Siyempre, yung iba naman yung mga matatanda doon sa amin, hindi naman naniniwala gano'n. Sabi, kasi lumalaki yun dyan. Sabi ko, naku, siguro kinulam yan. Dali nyo doon sa lugar na ito, sa Bago City, gano'n niya. Tapos, di pinunta namin din yung matanda. Ang sabi na lang doon ng matanda, sabi niya, dalhin nyo rito yung kanyang damit na suot. Di siyempre, dinala yung damit na suot. Pagkatapos, dito na, sabi niya doon, isusuob nyo. Alam nyo ba, isusuob yung apoy, ng mausok, pausok ka na gano'n para daw mawala yung kanyang sakit nandiyan at para mano. Pero siyempre, iba pa rin yung ibig sabihin yung paniniwala natin na sa Panginoon. Di siyempre, nagdadasal din kami na sana hindi totoo yung tinulang siya. Kasi para na ibig sabihin gumaling siya. Yun, nung ibinala ng Christians ng damit doon, pinag-anuan niya. Yung parang may binabasa sila na parang hindi mo maintindihan. Oo. Tapos sabi ang ganun yun nga, isusuob daw. Ganun. Tapos ito, palagi niyo ibibigay sa kanila. Pagdating ng alas 6 daw ng gabi, yun daw yung damit na isusuot sa kanya para mawala. Gumaling. Gumaling siya pang samantala, pero siyempre ganun talaga yung pabalik-balik. Okay. Ako din po dati hindi ako naniniwala sa kulam. Hanggang sa isang araw, napatunayan ko sa aking sarili at ng mga kababata ko na meron talaga. Kasi nakakita ako talaga ng isang kinulam, kinukulam. Merong isang manggagamot mula sa Pangasinan na dumayo doon sa lugar. Hindi sila magkakakilala. Inimporta lamang para gamutin yung labas-masok sa ospital na hindi malaman ng mga doktor kung ano ang sakit. Gumagastos sila pero walang paglakas na nangyayari doon sa pasyente. Ang sabi niya,
dinig na dinig namin, tabi ng kalye lang kasi yung bahay. Mm. Dinig na dinig namin, ngayong umagang ito, kapag dumaan ang isang babae na nakapandong ang ulo, lilingon siya sa bahay ninyo, siya ang tumatrabaho sa iyo. Ay! Alam mo, di kami lahat, nag-aabangan kami, abang kami ng abang. Maya-maya, dumating nga yung babae. Tumawid na ganun doon sa kalye, lumingon na ganun doon sa bahay kung saan ginagamot yung pasyente. Yun pala ang tumatrabaho. Alam mo, parang nagdahilan lang yung may sakit. Diba? Lumakas. Hindi na siya ipinadoktor, tumaba na siya. At nawala na yung kung ano-ano niyang dinaramdam na labas-masok na sa ospital talaga. Mm-hmm. Pero walang nangyayari. Ito po ay mga karanasan na hindi namin malilimutan. Kayo po siguro wala pa kayong nararanasan o nakikitang ganito kaya hindi pa rin kayo naniniwala. Pero meron po talaga, merong ganyan. Kaya ang sabi ng iba nating mga kababayan, hindi naman siguro makasasama kung sakaling bigyan ni Chris ng importansya ang mga albularyo at ang alternative medicine. Tama. Kasi tingnan mo ha, ilang taon na siyang nagpapagamot. Puro magagaling na doktor ang tumitingin sa kanya. Pero bakit sa halip na sabihin niya na maayos na po ako dahil sa inyong mga dasal, maraming salamat. Bakit palala ng palala, pataas ng pataas yung estado ng kanyang AI, di ba? Mm-hmm. Tapos sinasabi niya ngayon, pati yung kanyang lungs may tama na, may mga kalmot. Pagkatapos, yung kanyang heart daw po, yung mga muscles ay talagang ano na, matitigas. Kaya ang daloy po ng dugo sa kanyang mga ugat ay nagbabara at sabi nga niya, bagsak na bagsak ang kanyang hemoglobin. Mm-hmm. Kung ganyan na palala at hindi paganda ang sitwasyon, hindi po natin maiaalis sa ating mga kababayan kung sakali na meron silang suggestion na baka naman maaaring si Chris ay magpaalbularyo at gumamit din ng alternative medicine. Bawal sa kanya kahit paracetamol lang. Diba? Ang tindi po ng allergies niya. Damo, bulaklak, kaunting alikabo. Wala na po. Talagang aandar na po yung kanyang allergies. Mamamagana ang kanyang mukha. Pati ang buong katawan niya. At nasaksihan ko yan nung magkakasama pa kami sa The Buzz. Oh. May mga pagkakataon talaga siya na yung butterfly ano. Yung namamaga. Yung namumula dito. Namamaga talaga. Oo. At may mga pagkakataon na nahihilo siya. Oo, kasi nga, hindi siya makahinga ng maayos, di ba? Nakikita ko yun sa kanya. Kaya, marami po nagsasabi na baka ipinakukulam siya, bakit hindi niya bigyan kahit kaunting porsyento ng paniniwala. Bakit hindi? Oo naman. Mm-hmm. Wala namang mawawala. Oo. Malay mo, sa pagsusubok niya, doon pala niya nakita ang tunay na gamot ng kanyang karamdaman. Meron naman pong mga matatanda, kasabihan po ito at lagi nilang sinasabi. Meron po kasing isang pamilya na namatay lahat ang magkakapatid na pinatay. Pinatay silang isa-isa, limang magkakapatid, pinatay talaga sila. Ang sabi ng matatanda, ano ba ang hanap buhay ng kanilang lolo? Ganon. Yun daw lolo kasi marami ring pinatay. Parang ganon, marami ring pinatay. So ang sabi po ng matatanda, sa third degree daw, si ikatlo raw, si ikatlo daw na henerasyon, dun daw po bumabawi, lolo, anak, apo. Parang ganon. Diba? Kaya lola, anak, apo. Ganon. At meron po mga nagsasabi ngayon na kay Chris Aquino daw po tumama yung mga kanununuan niya na may ginawa noon at sinaktan at napatay. Kami naman pong tatlo ay hindi naniniwala na ang kasalanan ni Pedro ay dapat ipamana kay Juan. O, totoo. Ang kasalanan ni Maria dapat ba ibang babae ang magdusa. Mm-mm. Hindi po kami naniniwala. Basta ang amin pong paniniwala ay simple lang. Tayo pong lahat ay mga purinero lang dito sa mundo. Lahat po tayo namamasyal lamang. Pero sa pagkapanganak pa lamang po natin, alam na ng Panginoon kung hanggang kailan ang ating buhay ang ating itatagal at kung kailan tayo magpapaalam. Ayun. Totoo yan. Wala talagang ibang sa Panginoon talaga. Naglalakbay lang po tayo. Pinahiram lang po ang buhay na hawak natin. Kaya tama si Chris. Mula nung magsalita siya, yung susunod na 6 na buwan ng kanyang buhay ay pahiram na lamang. Ganon ka-crucial. Pahiram na lamang po dahil hindi nga matutop yung kanyang sakit kung paanong gagawin. Correct. Diba? At saka yung mga gagawin, susubukan. Biological. Kakalo kung kayo. Po pwede, dahil matindi po talaga ang kanyang allergies, hindi po siya kahit nga paracetamol, sabi sa'yo, hindi niya pwedeng inumin. At dito pa po ay isang realisasyon ng ating malalaman. Sabi natin, bilyonarya si Chris Aquino. Kayang-kaya niyang
bumayad ng mga doktor na pinakamahuhusay sa buong mundo ang mga gamot na mahal na wala pa dito sa Pilipinas, kayang-kaya niyang inumin. Samantalang, ang mga tulad po natin na ika nga ay kapuspalad, hindi naman yung hirap na hirap, pero hindi kayang gawin ang ginagawa ng mga milyonaryo at milyonaryo. Ingat naman. Pero dito lang po tayo nakakapantay-pantay, sa totoo lang. Dito lamang sa buhay at kamatayan. Kapag panahon na po talaga at yan ay nakasulat na kailangan na po nating ibalik ang hiram na buhay natin sa Panginoon, wala na pong magagawa ang salapi. Ay, oo diba? Naman. Kaya ka bang isalba ay, ng wala. Pera? Hindi. Hindi kaya isalba yun. Siyempre talagang ganun pag sinabing pag oras mo na talaga. Oo. Yun ang pinakasakto. Kapag dumating na po talaga ang pagsasauli ng ating hiram na buhay, wala na po tayong magagawa. Sa totoo lang. Diba? Kahit nasaan ka, kahit ano pang ginagawa mo, kahit nakahiga ka, alam mo yon. Basta pag tinawag ka na, ayun na yun. Na yun. Sa totoo lang po, di sana wala ng bilyonaryo na binabawian ng buhay. Sana wala na pong kapuspalad na niwalang pambili ng gamot na nakaliligtas, lumalakas, at nabubuhay pa ng matagal. Basta ang pinaka talaga sa lahat ng pinaka mahalaga para kay Chris Aquino ngayon, yung faith, yes, yung pananampalataya. Wala pong po pwedeng kumalaban o lumaban sa pananampalataya. Maniwala po tayo na may Diyos na magbibigay sa atin ng karagdag pang taon sa ating buhay. Yun yun. At kung ano ang kanyang kalooban, wala na tayong magagawa. Hindi tayo makapamimili. Kailangan na lang nating tanggapin at sundin. Diba? Kaya yung kulam, pupwede. Kulam, question mark, pwedeng hindi dahil hindi nga tayo naniniwala. Pero, ika nga, ang tao pong nalulunod kahit po sa tingting kumakapit para maligtas lang. Yun. Diba? Kahit po salbabida, kahit walang hangin, kakapit para huwag malunod. Kaya, kung gusto nating mabuhay, ba't hindi natin pagbigyan yung suggestion ng iba nating mga kababayan? Oo, lahat diba? Gawin para mabuhay. Sabi niya, I refuse to die. I want to live dahil sa kanyang mga anak. At yun din po ang ating panalangin. Maaari pong yung iba hindi naniniwala, yung iba ay kalaban sa politika ng kanilang pamilya, natural lamang po yan. Pero bawat tao po ay may magandang puso. Kung ano ang hinihiling ng ating kapwa, ibinibigay pa rin natin. Diba? Yes. Ayan. May nakahanda ka bang kanta para kay Chris? O wag na lang? Siguro, hindi kaya panalangin na lang natin si Chris. Oo. Ipagdasal na lang natin si Chris. Mas maganda pa talaga. Wala pong mababawas sa ating kabuhayan at sa ating pagkatao kapag hindi natin pinagdamutan ng panalangin si Chris Aquino. At kapag kailangan po ng ating kapwa, ibigay po natin mula sa puso. Correct. Yun lang yun. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.